Hi guys, good afternoon. This is Southside Exotic TV para sa ating profile of the day. It's gonna be a very nice species. It's called Teraposa blandi. That's gonna be a Goliath bird eater. Ito po ang original na Goliath bird eater, Teraposa blandi. So, bago tayo magsimula, magbibigay muna ako ng mga shoutouts para sa ating mga malulupit na subscribers sa YouTube. Maraming salamat pala kay ano. Shoutout sa iyo kay Patty So Fat. Yan, sir. Salamat sa tiwala sa trusted seller. Medyo layo na tayo sa pagbibenta, pero salamat sa tiwala. Yun. Sa kay Wild King. Yan po. Local species. Sir, pasensya na. Hindi mo manggawa ko ng local species. Parang dalawa lang yata meron ako. Oh, pero import pa yun. Okay. Yun. Pero ang gagawin ko kasi, magpupunta ako sa mga ibang hobbies, tapos i-feature ko sila dito sa YouTube channel ko. Tapos ang gagawin ko is iaano ko yung ano nila, yung mga hawak nila, magagandang species, yung mga magagandang species lang. So magtuturo ako ng Pilipinas para i-vlog ko yung mga ano nila, mga hawak na tarantula species. Okay? Kay Harvey Valencia, maraming salamat, sir. Shout out sa iyo. Kay Richard Bonifacio, yan, salamat din, idol. Yan. Okay? Maki TV, okay? M4Key TV, okay? Maki ba 'to? Ayun. Salamat, sir. Kipoy Bustamante, yeah, shoutout sa iyo, sir. Marco Adelan, shoutout sa iyo, sir Marco. Gray Exotics, of course. Shoutout sa iyo kay Gray Exotics. Ayun po, Ron Sandragon, shoutout Lister U. Yan from Lipa City, no? Lipa City, Batangas. Shoutout mga taga ano diyan, taga Lipa, no? Saka sa mga Tondo Tarantula Keepers. Ayan, pati kay Kinito Cruz, yan pala, shoutout kay Ron Sandragon. Okay, Mil Exotics, maraming salamat, shoutout sa iyo, idol. Alpha Exotics, pati ang mga Rojas City Keepers, yan, shoutout sa inyo, mga kap, ano? At isa pa, importante, happy birthday pala kay Mr. Chua Nim, happy birthday, sir. Happy birthday to you, maligayang kaarawan, sir. At sana more birthdays to come and more success. Okay? At saka more teas to come. Yan po, si Sir Chuanim, ang malupit na kolektor, hailing from the north. Okay? Ernest Aquino, of course. Shoutout tayo kay Sir Ernest Aquino. J.R. Soriano, The Borrower's Lair, of course. The Borrower's Lair, ano? Shoutout dyan. Kay Tom, maraming salamat, sir, sa mga, ano, magaganda yung salamat sa pagpuri sa mga content ko. Maraming salamat. Paul Carion, of course. ITK, of course. Iloilo Tarantula Keepers, maraming salamat. Olsen Garcia, Victor Avilis, Paolo Sanchez, shoutout sa iyo, sir. Clarence Claraville, ng Isabella Exotic Keepers. Yan po. Jeffrey Lu, shoutout sa iyo. Cloud Strife, Wild Cargo Exotics. Yan po. Yan, galing yung auratum na malaki kay ano eh, kay Wild Cargo Exotics. Ano, maraming salamat, sir. Wild Cargo Exotics. Yan po. Kuy Smart TV, maraming salamat. AJ Katabay, Anton Liberato, Christian Agno, yon, maraming salamat. Ricky Lico, of course, ano? John Lawrence de la Cruz at Carl Joshua Cagayat. Okay? Let's go straight to the video now. Tirahin na natin 'to, sabi na nila, baka tirahin pa ng iba. Okay? Ito po ay isang pa-semi sub-adult na Teraposa blandi. This around 5 inches leg span. Okay, this just molted as well. Mga 3 weeks to 4 weeks ago. Okay, medyo maliit pa yung abdomen niya. This is a female. Okay? Female Teraposa blandi. Okay? Bibigyan ko lang kayo ng brief background sa Teraposa blandi. Teraposa blandi is a the common name is Goliath bird eater. It was discovered by Latriel in 1804. So medyo matagal na siya, no? 18th pa na ano siya na discover. Ang the biggest size, the max size of Teraposa blandi known in the wild is around 12 inches. So medyo sobrang laki niya. Okay, napakalaki po to and bulky. Tapos umaabot po siya ng ano ng at least 175 grams. Okay? Medyo mabigat 'yun, okay?
Ang distribution ng ano nito, ang ng rainforest of Brazil, Venezuela, Suriname, Guyana and French Guyana. Actually, sa South America, ang pinakamalaki may mga variants kasi ang tara po sa Blandi. I think the biggest variant is the one in Suriname. Okay, Suriname Suriname area. Terraposa blandis are found in the rainforest, so medyo they do require high humid environment, okay? And dun din sila nagbabaraw sa mga tree logs saka sa mga ano sa mga sa lupa, okay? Yan, dun sila nagaano, dun sila nagbabaraw. A defensive mechanism, of course, it's a New World tarantula, it's irritating hair. So every time that you're keeping this, be careful with the irritating hair kasi medyo konting ano lang nila, pag na-stress talagang nag-aano sila, nag-flick sila or nagpapagpag sila agad ng hairs. Okay, Terraposa blandi carelings, they do require quite a sensitive temperature and humidity level. You need to maintain it regularly. So ang ano po nito is they do, the temperature is supposed to be 30 to 34. Nagalaro lang ganun. Actually 28 to 34 they do have that kind of temperature. But ang humidity level nila, is around 75. Okay? In my case, nilalagay ko siya sa 75 ang humidity level niya kasi medyo sensitive talaga to when it comes to molting itong mga Terraposa blandi. Terraposa blandi can live can lay eggs until at least 75 to 200. Ganun yung mga na-experience ko, mga nag-exact sa mga kilala kong nakakapag-breed internationally ng Terraposa blandi. This Terraposa blandi is an import. This one's not locally bred. Wala pang nakaka-breed ng Terraposa dito sa Pilipinas. Any species. So this one is import as well. So ilalabas ko na. I hope you can see it properly. Yan, medyo nasa 5 inches na siya. This is a semi-sub adult female. So I just like you to see kung ano. Dito ka makonti. Ayan. Para sa ano. Actually, medyo ano siya. Pero maliit pa to. Yung isa kong Terraposa blandi malaki. Pag malabas ko. Kasi quarantine pa tayo. Kaya ano. Kaya. Mga ganitong size. Medyo bulky pa itong mga to. Ayan. Ayan. Please don't handle your teeth, ha. Ng ganito. Pinapakita ko lang sa inyo for the sake of the video. Hindi ko rin siya ni-stress para hindi rin siya mag-flick ng irritating hair. So, as I've said earlier, this one's a female. Yeah. It's a semi-sub-adult female. So, mga isang molt niya, semi-sub-adult na siya. So, mga dalawang molt pa o tatlo, dalawang molt pa, sub-adult na, tapos dalawang molt pa or isa, adult na. Okay? Yan. Para lang makita nyo for the sake of blend. Tapos lalagay na natin siya dito sa ankle niya. As you can see, yung ankle niya is ano, medyo dry na. Medyo ano na, basa na. Okay? Yan. Lagyan natin siya dyan. Yeah. Para lang makita nyo. I-feature ko rin yung ano, yung iba pang Terraposa. Baka bukas. Siguro ay office bukas, tomorrow. Okay, tapos pakainin lang natin. Kasi bagong malt lang yan, pero sigurado kakain na to. Kasi medyo matagal na to, hindi ko makain. Pakain natin siya ng medyo malaki ng konti. Kasi gusto niya mga ano. Ay, ayaw. Kakain ka na. Ba't ayaw kumain? Sir, kain ka na.
Ayaw niya po kumain. Pero kung ayaw mo kumain, wag. So, isang araw na ako ito papakaibig. Pero iwan ako na ito. Maliit lang naman. Okay? Ayaw niya po kumain, pero ano. Bale, ang gagawin ko is if i-feature ko yung ibang Theraphosa species, sabay i-compare ko sila isa-isa sa inyo. Okay? Para malaman nyo. Pero, yan. This Theraphosa blandi, this known to be the biggest in the wild. Na tarantula, biggest tarantula species to be known yan sa wild. So ayan lang, pina-feature ko lang. So that's gonna be the profile of the day. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin. Tapos sa tomorrow try ko feature yung Apophysis, tapos yung Spearmy, para ano, para tatlong Theraphosa na ano. Tapos yung isang exam video, maglalagay ako ng, or kung gusto niyo bukas pampo naman, pwede naman din, para hindi pare-pareha sa Theraphosa, kasi almost parehas lang naman yung care nila, yung itsura lang talaga yung hindi. Okay, so malalaman niyo yung pagkakaiba ng Theraphosa saka ng ano, ng Stearmy saka ng Apophysis saka ng Blandi. Okay, natuwa na siya. Ayaw mo itong kainin, pinatungan ko tuloy. Pero dapat makain ka, ha? Kukulitin ka yan. Nadistresin. Ang kulit eh, nakinulit pa kain. Makain ka na yan, sir. Ayaw talaga. Okay? So, bayan lang natin si Jan. So, ako yung magpapaalam na. Sandali, yung water dish pa, lalagyan natin ng tubig. Wala akong water dish. Kailangan po lagyan ng water dish yan. Okay? Yeah. Yan lang water dish na ganyan para in case. Pero as you can see, medyo humid yung ano niya, environment niya. Kaya ano, kaya medyo moisted talaga yung ano. Saka konti lang yung butas. Okay? That's about it, guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, share and like my videos. This is Southside Exotic TV. Para sa ating profile of the day, Theraphosa Blandi. Maraming salamat. At ako'y magpapaalam na. Bye-bye!